Ang ginaman ng manager ng Baywalk Buddies na si Lito de Guzman na maling visa ang dala ng kanyang mga talent nang magpunta sila sa Guam. At makakasama ho natin ng live sa ating studio si Lito de Guzman, manager ng Baywalk Buddies. Magandang umaga sa iyo, Lito. Magandang umaga po sa inyong lahat, saka sa inyo, Julius and Bernadette. Unang-una, Lito, sino ba yung mga miyembro ng Baywalk Buddies na nahuli dito sa Guam? Actually, the members of Baywalk Buddies is 14 members. Apat lang po yung naka-assign doon to have a one-month contract doon sa Club Alindog, Guam. Mm. It's Clarice Mercado, Jeanette Joaquin, Palmolive Palma, and Lax Laurel. Mm. Nakakausap mo sila sa telepono at nakakausap mo rin yung abogado. Ano ba talaga ang kwento? Bakit ba sila hinuli? Dumating sila ng August 3 sa Guam, yung first night nila ng performance nila. Mm-hmm. Tapos, sabi nila, sinurveillance na raw yung galaw. Tsaks, ang fault lang dong may-ari ng bar yata, parang hindi yata in-inform yung mga bata na, bawal silang tumanggap ng tip or anything from the Guam side or a commission for a single drinks doon, parang dapat i-declare kasi parang under daw yun ng visa na H2B. Kasi yung visa namin, it's working visa kasi it's P1. Platinum 1, palang 1, professional entertainer. So, walang problema sa visa? Walang problem sa visa, kaya nagkaroon sila ng diskusyon ngayon sa Guam kasi pina-fight ng lawyer namin doon. Actually, it's dalawang lawyers na doon . Pina-fight yung hawak ng visa nung apat kasi iba doon sa Siam na girls na nahuli. Pero ano ba ang klaseng show na ginawa nila doon sa Guam? Ay, it's a one-hour concert every night. Oo. First time mo bang nagpadala ng talent doon? First time naming pumasok sa ganong bansa, pero nakaikot na yung Baywalk Buddies sa different countries. Mm-hmm. Pero yung bagong protocol ng Guam, hindi yata properly notified yung mga bata ko. Kasi sabi ng, nakausap ko yung vice consul kahapon, it's Kerwin Tate, mm-hmm. yung humawak ng kaso, sabi. Kawawa kayo yung mga bata kasi very light lang yung what's violation na nakuha, na-commit nila dun sa Guam. Tapos biglang, that's supposed to be, parang sabi ko, why detention? Dapat supposed to be investigation muna. Tapos parang sobrang tagal na ng detention. So may problema dun sa loob ng bar kung saan sila natatrabaho dahil sa pagtanggap nila nung tip mula sa mga customer. At apparently, ang nag-operate nito, mga taga US immigration din. Yung nagbigay ng tip sa kanila. Oo, parang yung that night na hinuli sila. Kasi dapat nga yung pagbigay ng tip ng mga bata, dapat that night huhulihin na hindi eh. Kinabukasan pa nila, pinuntahan sa mga hotels yung mga bata. Mm-hmm. Parang invitation daw dun sa office, yung pala dire-diretso na dun sa detention. Okay, Lito. Kaugnay ng balita ngayon, makakausap natin si Consul General Teresita Mendiola mula sa Guam. Magandang umaga po, Consul. Hello, yes, good morning. Mama, kamusta na po itong mga entertainers ho na mga Pilipina na nakakulong dyan po sa Guam? Ano na po ang estado ng kanilang kaso? Maayos naman po sila. Huli po namin silang nabisita kahapon. At maayos naman po ang lagay nila. Inaayos, nakipag-unayan po kami sa mga immigration officials para ho madali ang pagpaprocess nila nang sila po eh makaalis na ng Guam. Mm-hmm. Ano po yung particular na kaso na kanilang kinakaharap ngayon? Ang sabi po sa amin ng immigration,